Vâng. All Vâng, right, good con đang chờ. evening. It's Friday once again, July 8, 8:16 p.m. And welcome to our Friday Zoom live group through the Bible, walk through the Old Testament, particularly Exodus. Sabihin to exit or to go out or to roll out. And we'll be tackling Exodus chapter 5, if I'm not mistaken. Nasa 5 na ba tayo? So let's start with a prayer. Pastor Bert, makikisali po, makipag-pray na po tama. Yeah po. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa gabi nito sa ating pong pagpupulong at pag-aaral. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay tumatahimik sa inyong harapan sa oras nito. We just want to silent our hearts before you and straight before you, Father God, for you are holy God. Panginoon, kinikilala po namin ang iyong kabanalan. Kaya ayan mo, Panginoon, na kami po ay marapat, Panginoon, na marapat sa inyo na may kalinisan. If there's any sin or any mga pagkukulang or weaknesses that we have done that not is pleasing to you, Lord, na hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyo at kasiyahan, Panginoon, patawarin niyo po kami at linisin, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Make us worthy, O God, tonight to face you and even in studying your words, O God, because we know that you are a holy God. So salamat po, Panginoon, sa inyong banal na dugo. Salamat sa inyong pagpapatawad. Tinatanggap namin ito, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos na tunay na nagpapatawad sa inyong mga anak. So tonight, Father God, we just want to invite your presence in our midst and in our studies, Father God, be our teacher, be our guide, Holy Spirit. And as well, Lord, give us the wisdom, Lord, in studying your words and open our hearts, Lord, that and accept your words with gladness, Father God, and learning from you as you lead us, O Lord. Lord, anoint your servant as he guide us and lead us in this fellowship of studying your word, Father God. So bless each and every one of us, Father God, and truly indeed, Lord, we are full of joy in our hearts as we listen, Lord God, to your servant, whom you will use, O Lord God, as a channel of your blessing, your words towards us. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, yes, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. This we ask in Christ Jesus, we pray. Amen. 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 Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. All right. Good evening. Now, this is a familiar chapter for us because last Sunday, sa Pinecrest, this was part of the sermon, no? Yeah. Kasi ang sermon natin last Sunday, Exodus chapter 5 to 12, no? So, medyo mabibisan yun na siniksik natin, ano? Kasi isang kwento lang yan, eh. Pero ang maganda naman, every Friday is detailed natin siyang binabasa. So, we take our time, reflect, look at it in a different angle, and try to learn, no? Ano yung ipaintindi sa atin ng Diyos. No? So, dito sa Exodus 5, it's about Moses confronting Pharaoh. So, isishare ko sa inyo itong ating text, no, for tonight. Let me just adjust yung ating view. There you go. All right. Good evening, Sister Jasmine, Sister Minnie. Good evening. Good evening. Okay ka na, Sister Jasmine? Di na good evening po. Okay na po ako. Okay, good. Game na ba tayo sa Sunday? Mukhang konti tayo sa Sunday, ah. Okay lang yan. Pero madami tayong si-celebrate na birthday sa Sunday.
Oh, celebrate natin birthday ni Besad. Birthday niya, di ba? July 3? Oh, celebrate natin birthday ni Tyron, ni Via, ni Tita Vilma, at marami pang iba. All right. So let's start with Exodus 5, Moses confronts Pharaoh. Let's start with Tita LV from verses 1 to 3. Tita LV, makikibasa po. Nanakamit po kay Tita. Okay po. Okay. Chapter 5, verse 1 po. Later, Moses and Aaron went in and said to Pharaoh, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival for me in the wilderness." Verse 2, but Pharaoh responded, "Who is the Lord that I should obey him by letting Israel go? I don't know the Lord, and besides, I will not let Israel go." They answered, "The God of the Hebrews has met with us. Please let us go on a 3-day trip into the wilderness, so that we may sacrifice to the Lord our God, or else he may strike us with plague or sword." Amen. So Moses were asking Pharaoh, mm-hmm. he confronted him about the situation that asking for Pharaoh na i-let go niya ang taon ng Panginoon. Pero coming from Exodus 5, no, saan ba nang galing, no, yung tingnan natin ano muna yung nangyari ng Exodus 4, no? Kung titingnan niyo dito, nangyari ng Exodus 4, nagkaroon ng mga miraculous signs for Moses. And then nung pinakita ng Panginoon yung mga miraculous signs na dapat niya ipakita doon sa mga leaders ng Israel at saka kay Pharaoh, umuwi na siya ng Egypt. Okay, so he was called, no? And then nagkaroon siya ng reunion kay Moses and Aaron. Okay? So, nagkaroon ng reunion yung magkapatid. So, dito, mapapansin natin na ito na yung confrontation na inaabangan, no? Na pagtawag kay Moses. So, background lang, naalala natin, Genesis 50, namatay na si Joseph. So, after like 100 plus years, bago na yung Pharaoh, hindi na kinilala yung mga Israelites, si Joseph, yung greatness niya. Gusto na silang paalisin kasi gusto silang alipinin kasi baka dumami sila, maging problema pa nila in the future. So ito yung time na pinanganak yung deliverer nila, si Moses, na magdi-deliver sa mga Israel out of Egypt. Ngayon ito si Moses, pinanganak bilang prinsipe, no? Dahil alam niyo naman yung pinaanod siya sa ilog, kinuha siya ng prinsesa, naging prinsipe siya. 40 years po yun. Ngayon nakapatay siya dahil pinagtanggol niya isang Israelite, isang Hebrew. Na-exile siya, forced exiled siya sa Midian. So sa Midian, 40 years din siya na nagpastol ng tupa. So being from being a prince, naging pastol ng tupa. Tapos after nung 80th year niya, he was asked by God to go back to Egypt and free his people. No, do sa 40 years, si 120 lang ang buhay ni Moses eh. Ang naging trabaho niya naman, naging pastor siya ng Israel. Siya yung pinaka-head pastor, no? Senior pastor ng kanilang bansa. So ano nangyari dito? Bumalik na siya dun sa Israel, sa Egypt, at kinonfront niya si Pharaoh. No? At sabi niya, "This is what the Lord, the God of Israel, says." So hindi siya pumunta doon na nagmagaling siya o nagbida-bida siya na, "Oy, Pharaoh, paalisin mo yung mga anak ng Diyos." No? Kumbaga, messenger talaga yung dating niya, napaka-humble, no? Pero ano mapapansin niyo dito, isang binasa ni Sister LV, no? Nung kinonfront ni Moses si Pharaoh. Particularly, doon sa pagtawag niya kay Lord. Ano napapansin niyo? The God of Israel. Mm-hmm. Ano yung napapansin niyo? Yung sa word na Lord, ano yung napapansin niyo? Big. Capital. All caps. All capital. Yeah. Oo.
Kung matatandaan nyo, doon sa walk through the Bible natin, pag sinabi kasing capital G, O, D, small O, small D, ang ibig sabihin nun ay Elohim. No? Alimbawa, the beautiful ocean was created by Elohim. Parang ganun. Pertaining sa ano ba? The mountains or the sheep or the lions or the birds were created by Elohim. Okay. Pero when he is particularly talking to his people, kumbaga nakikipag-transaksya sa tao, iba ang pangalan niya. Nagiging capital L, capital O, capital R, capital D. Ang ibig sabihin niyan, Jehovah. No? So ibig sabihin, nung sinabi niya na this is what the Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, it pertains doon sa Diyos nila. Na kumbaga, not transacting kahit kanino, pero transacting sa creation niya na tao. No? Sinasabi niya, God of Israel. Pero nag-response si Pharaoh, di ba? Eh, sino ba yung Lord na yan, di ba? Na dapat kong sundin. Eh, na kailangan kong palayain itong Israel, di ba? Sabi niya, hindi ko kilala yung Lord na yan. And besides, hindi ko papakawalan ang Israel. So, tigas, no? Tigas ng puso. Naka-experience na ba kayo ng taong matigas ang puso? Anybody? Naka-ano na ba kayo? Yung parang saradong-sarado, punong-puno ng galit, punong-puno ng bitterness, di ba? Parang nagsasalita ka pa lang, eh, alam niyo yun, may ganun eh, may ganun tao, di ba? Na parang ambigat kausap, di ba? At sumagot sila, sabi nila, the God of Hebrews. So ibig sabihin, they answered, hindi lang si Moses ang nandun, ano? Kasama niya si Aaron at yung ibang mga leaders ng Israel. Yung mga elders na tinatawag. Sabi nila, itong hindi mo kilalang Diyos na to, siya yung Diyos namin ng mga Hebrew. Na kung saan, ay kami ay kinatagpo, sabi niya. Sabi nila, please let us go on a 3-day trip into the wilderness so that we may sacrifice to the Lord our God or else, di ba, He may strike us plague sword. Kumbaga, pag hindi mo kami pinakawalan, if you don't let us go, our Lord, the God of Israel, will strike us, no? Nang hindi plague sword. So, diyan natin malalaman in the future yung 10 plagues, no? Iisa-isahin natin 'yan, medyo controversial yung mga plagues na 'yun eh, di ba? Or mga salot. How about you guys? Ano napansin nyo? So verses 1 to 3, meron ba kayong gustong i-add, gustong itanong, gustong i-expound, gustong malaman? Meron ba kayong na-observe habang binabasa natin yung verses 1 to 3? Anybody? Pwedeng question, observation, dagdag kaalaman, pwedeng comments, pwedeng suggestions, or anything that you want to add. Anybody? Tanong ko lang po, Pastor, 3-day trip lang po ba talaga yan into the wilderness? Actually, ano rin sa akin yan eh. Palaisipan din sa akin yan, ano? Ano ba to? Babalik ba kayo after 3 days? Parang nagpunta lang kayo ng Pinecrest after 3 days, babalik din kayo. Di ba? Palaisipan din sa akin to, no? Or ano ba to? Sinasabi lang ba nila to? Kasi the plan is, to free the people of Israel from the bondage of Egypt, no? Hindi 3-day trip, no? Kumbaga, bakit nagtataka rin ako, bakit sinabi nila na 3-day trip into the wilderness, no? Or baka naman 3-day trip just 3 days for the ceremony and then they will eventually leave. Kasi that's the plan. Walang planong bumalik. Diba? Or they just parang focusing na, alam niyo yun, parang nagpapaalam ka sa nanay mo, pupunta ka talaga ng Baguio, pero sasabihin mo, sasaglit lang kami dyan sa Pampanga, pero pupunta talaga Baguio. Ganun. I don't know. No? Kumbaga, actually,
Napansin ko rin yan nung binabasa ko na, no, bago ko siya i-preach ng Sunday, na nung ginagawa ko siya last week pa. Sabi ko, ano kaya itong 3-day trip na to? Eh, tinitingnan ko naman sa mga commentary, walang comment eh. Hindi nila na, hindi nila para nabigyan ng pansin. Ano? Pero sa akin, na-intriga din ako dyan. Pero kung ako mag-interpret, siguro, they're talking about the particular 3-day ceremony na gagawin nila, ceremonias. Pero eventually, after 3 days, they will go. Anong reason? Para bumalik sila sa Egypt, right? What do you think, guys? About the others, ano pa napansin nyo? Na... ano naman ang, kung titignan nyo sa spiritual, kasi this is a story, actually a history of Israel pertaining with their experience in Egypt. Pero kung titignan mo siya sa spiritual realm, paano mo siya i-interpret na who is Pharaoh? Who is Moses? Diba? Who are the Israelites in our present time? Kumbaga sa life application. Kumbaga, diba? Theory in practice, kumbaga. What do you think, guys? Anybody? Kung naalala nyo eh, na, ano na, binanggit natin siya, no? Nung last Sunday, no? Sabi natin itong si Pharaoh equals to ganito. Yung Egypt equals to ganito. Si Moses equals kay ganito. Di ba? Tapos yung Israelites ay equals naman sa ganito. Parang, what do you think, Chris? Anybody? Male. Anybody? Anong question, Pastor? Ano yung napapansin nyo na anything dito sa tatlong verses na to? Or what do you think sa spiritual realm ang ibig sabihin ng Egypt, ni Pharaoh, ng Israel, ni Moses, di ba? Yung situation nila. If you will look at it in our present day, ano yung nire-represent nila? Sino yung nire-represent nila? What do you think? Yung U.S. U.S.? Yet and honey. Yan yung wilderness. Mm-hmm. Tapos, yung Egypt na nasabi nila, sa Pilipinas, we can say Egypt yung Pilipinas. Mm-hmm. Pero that's the interpretation. Go ahead. Pero mukhang ano to eh, sa Russia or China. Mm-hmm. Mm-hmm. How about the others? Anong interpretation niyo? Kung kayo yung tatanong yan. Ba't nawala si Sister Mary Ann? About the others. Naalala ko po, Pastor, si Moses, si Jesus. Kasi Jesus is the deliverer. Si Moses is a deliverer. Yes. Parang comfort zone natin, like sin, which is our comfort zone na minsan naging komportable tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari, bis na umalis tayo pa doon sa promise ni God. Mm-mm. Pa ba yun? Yung Egypt. Kumbaga yung Egypt. Apo, yung Egypt po. And then, naalala ko lang po tungkol kay Pharaoh, parang ano, parang mga non-believers na hindi po naniniwala kay Lord. Kaya sinasabing, I don't know the Lord. So, yun po yung naalala ko mga atheist na tao. Yeah, tama si Audrey, no? Pertaining nowadays ang Egypt ay yung sin na kung saan nakasanayan na natin kahit nahirapan tayo, gusto nating umalis, pero nakasanayan na natin kagaya ng mga Israelites, hindi na tayo maalis. Tapos ang Israelites, it represents us, tayo yung bagong Israel. Now si Moses, he represents Jesus. He is a deliverer for the Israelites, but
for the new Israelites, the born-again Christians, the Christians, the believers, ang deliverer naman ay the deliverer, ay si Jesus. No, si Pharaoh naman, he parang represents the enemy, lagi nag-hinder. No, present time, parang si Satan, di ba? Kumbaga, lagi niyang hinihinder yung buhay natin, di ba? We want us to live, we want to live, the Lord wants us to live yung Egypt natin, yung sin sa buhay, yung mga nagpapahirap sa atin. Pero the enemy says, I will not let your people go. No, kumbaga, I will not back down. Diba? So, kumbaga, hindi siya talaga papayag. Diba? Pero, eventually, makikita naman natin sa mga susunod na mga pangyayari is how Jesus topple down yung enemy, di ba, 2,000 years ago, eh, same thing din dito. How the Lord of Israel, beat the forces of Pharaoh. No? At ang gaganda pa nga, cinematic pa nga yung mga kwento, no? Yung mga pangyayari na tumaan sila sa dagat, tapos pagdaan ng mga Egyptians, sumarado yung dagat. Di ba? Mapag-uusapan natin yan in the future. All right. So, let's move on and pabasa uli natin tong verses 4 hanggang 9. Verses 4 to 9. Yan. Verses 4 to 9. Let's ask Brother Aldry. The king of Egypt said to them, Moses and Aaron, why are you causing the people to neglect their work? Get to your labor. Pharaoh also said, look, the people of the land are so numerous and you would stop them from their labor. Further oppression of Israel. That day, Pharaoh commanded the overseers of the people as well as their foremen, don't continue to supply the people with straw for making bricks as before. They must go and gather straw for themselves, but require the same quota of bricks from them as they were making before. Do not reduce it, for they are slackers. That is why they are crying out, let us go and sacrifice to our God. Impose heavier work on the men, and they will be occupied with it and not pay attention to deceptive words. Oh. Sabi ng Pharaoh, nako. Ang sabi niya, ano ba kayo, Moses and Aaron? Di ba? Iniistorbo niyo yung mga tao, nagtatrabaho ng maayos eh. Di ba? Bumalik kayo doon sa labor. Diba? Pati si Moses eh, pinababalik pa sa labor. Di ba? Hindi naman siya kasali doon. Di ba? Sabi niya, tingnan niyo yung mga tao, sobrang dami. Tapos, pipigilan nyo lang sila na magtrabaho. So, kumbaga, iba yung thinking ng Pharaoh eh. Hindi siya nakikinig kay Moses. So, ginawa niya, imbis na makinig siya, imbis na sumunod siya, lalo niyang pinahirapan yung mga Israelites. Diba? Kaya nung araw na yon, inutusan niya lahat ng kanyang mga foreman. No? Ang sabi niya, ano ba ang Tagalog sa foreman? Kapatas ba yun? Kapatas ba ang tawag doon? Ito yung mga leader nung mga nagtatrabaho eh, di ba? Sabi niya, mula ngayon, mula araw na to, sabi niya, huwag kayong magbibigay ng straw for making bricks. So, it is like saying na huwag kayong magbibigay ng materyales, pero yung quota na bricks na gagawin, hindi nyo naman babawasan. So, sa palagay nyo, anong ginagawa nila sa bricks? Di ba? Yeah, parang familiar to eh, no? Kasi siyempre, made of bricks yung palasyo nila, yung mga bahay, or yung mga establishments, yung mga edifice. Di ba? Pero pinakasikat na bricks talaga, no? Na nakikita natin palagi yung pyramid eh. Di ba? Kaya minsan, nasabi nila,
made in Israel daw yung pyramid na yan. Maring totoo, maring hindi, di ba? Pero nakatuwa lang. Ano kaya pinagkakabalahan nila na gawin, di ba? At di matapos-tapos, di ba? Yun, nire-require nila, nire-require sila ng Pharaoh na, okay, same pa rin yung production, pero huwag kayong bibigyan ng mga straw na panggawa ng bricks, no? For they are slackers, mga tamad daw kasi sila, no? Mga tamad lang yan, saka madami silang edisyon sa utak, di ba? Kaya iniiyak-iyak sila na sabi nila magsasacrifice sila sa Diyos nila. Ang gawin nyo, mag-impose kayo ng mas mabigat na trabaho para malibang sila, hindi sila mag-isip ng kung ano-ano, para occupied yung isipan nila at hindi sila mag-pay attention sa mga, kasi sabi ni Pharaoh, deceptive words. Wala ba kayo napansin na familiar to 2022 or sa mga present times? Di ba? Naalala nyo nung bagong born again ka? Tapos pag may kausap ka, nag-share ka ng word, ano ba yung mga deceptive words na pinagsasabi mo? Di ba? Ano ba yung mga, ano ba yan, tinatamad ka na sa buhay at gusto mo nalang mag-share? Di ba? Familiar eh, di ba? Na parang, kumbaga, na-experience din natin, no? Kumbaga, para kang, dumating ba sa point in time, kayo, na-experience yun ba? Heavy experience na parang napagkama lang kayong baliw? Or, ang tawag sa inyo, eto na si Buang again. Diba? Kasi puro Bible verse yung mga pinagsasabi mo pagkatapos kung ano-ano yung basta iba yung perspective mo, no? Parang you are after holiness, no? Tapos basta kakaiba, may kakaiba sa iyo simula na nakilala mo ang Diyos. Have you experienced that? Any experience? Kung sino gusto mag-share na napagbintangan pa kayo, ano ba, nababaliw na ba itong tao na to? Yes, Pastor. Go ahead, Tita. Sige po. Nung sa Japan kasi ako na born again dati tapos na every week, every month umuwi ako ng Philippines para lumalo sa family ko. Tapos ang regalo ko sa mother ko noon, malalaking santo. Meron siyang collection. So, magmula na naging born again ako sa Japan, hindi na ako bumili ng ano ng mga santo. Pero galit na galit ang mother ko, sabi niya, baka mamaya itatapon na yung mga santo ko. At saka nag-share ako, sabi niya, iba na talaga ito, may tama ka na. Sabi niya yan. That's true. Yeah, dami kong mga narinig sa mother ko, galit na galit. Sabi, wag na wag mong gagalawin yung mga santo ko. Bakit yun magagalawin yung santo niyo? It's okay. Sabi ko, hindi naman yung sinasamba yan. It's like may sentimental value sa inyo. It's okay. Pero huwag niyo sasambahin dahil hindi dapat. Yan. Marami akong naging experience yan bago mga kapatid ko lahat. Kiniritik ako. Tsaka, yun nga, yung mother ko, Sagrado Katoliko. Hanggang sa mamatay yung Sagrado Katoliko. Kahit na-share mo siya talaga. Alam mo yung matatanda. Pag talagang kung ano yung ano nila, ang sabi nila, diyan ako, sinilang diyan ako mamamatay. Sabi ko, isa naman lang Diyos natin. Sabi ko ganyan. Hindi naman dahil sa nag-born again ka eh. Yung parang isa example ng sila nagsabi na may pinamana sa iyo yung magulang mo na sing-sing, for example. And then yung sing-sing na pinamana sa iyo eh, mahal na mahal mo palagi mo suot at tinitreasure mo. And then finally, nalaman mo na hindi pala totoo, na hindi pala ginto, hindi pala tunay na diamond. You're not going to throw it out, right? Mm-hmm. You have to keep it the same. Kasi may sentimental value sa iyon. Mahal, binigay sa iyon. Pero hindi mo siya sasambahin na, oh my God, at dadasalan na. It's the same thing for me. Na binigay sa atin, pinamana sa atin, mga nulo natin, yung paniniwala na yun. Pero hindi yung sasamba ka sa mga santo na halikan mo, yung kahit anong katoliko ko na sabi ko, bakit sila gano'n? Nalagay sila ng panyo, hinihimas sila yung mga reburto. Wala pa akong malay nung what is born again. Pero hindi ako ano sa ginagawa nila kahit anong malita ko. Sabi ko, I don't think it's right to do that. Na pupunasan mo yung bato tapos halik-halikan mong gano'n. Sabi ko, hindi ako ano doon sa mga gano'n. Kaya, no, namulat ako, sabi ko,
Now I found out why. Iba talaga yung mobility pag meron. Pag meron talaga yung... Yung iba naman kasi, no, radical, no, na born again, yun ang babasag ng mga, uwi ka ba? Yeah. Diba, na born again, uwi ng bahay, babasagin lahat. Kasi sinusulog nila, kaya yung mga tao, instead na mahikayat mo, mawin mo yung soul nila, nagagalit sila sa mga born again. Kung tutusin, kung talagang magiging literal ka, no, talagang dapat basagin, sunugin, o ano pa man yan. Pero kasi, we need to understand na sometimes, no, hindi nakukuha sa ganun. Minsan, ano, na kumbaga, may pagkakataon na, yes, if it is a holy anger coming from the Holy Spirit and the Holy Spirit is urging you to do it, then do it. But, kung out of galit mo lang at inis mo, wala kang backing up ng Holy Spirit, it will create more problem, tingin ko eh. No? Kasi instead of showing the love of God and try to understand where they're coming from. Ano? Kasi ang pagbabago, hindi naman overnight eh. Well, some people, nakarinig ng sermon na nag-click sa puso nila and then the born again, well, good for them. Pero there are some people na talagang it will take time para maintindihan nila, no? And ngayon, ang gagawin mo, you will come abruptly sa buhay nila. Na-born again ka, magaling kang Japan, na-born again ka, pag-uwi Pilipinas, ang una mong gagawin sa lista mo, uwi ako, babasagin ko lahat mga rebulto sa bahay. I don't think that will be a good representation of Jesus. Ano yun? No, Unless the Lord will tell you, di ba? Pero kung wala naman sinasabi si Lord, at dahil sa naiinis ka lang, dahil nakikita mo yung, ano, yung mga... ano yan, yung mga pebulto, eh, I don't think na magkakaroon kayo ng magandang relasyon ng sinesheran mo. Di ba? Kasi meron kasi pagkakataon na we need to share the gospel na mas, kumbaga, mas maiintindihan nila. Minsan, out of galit, yan, hindi nila makukuha eh. Alam niyo yun. Kahit nasabihin na natin na righteous anger pa, no? Unless nasabihin ng Lord na talagang sabi ng Lord, you need to do this and then do it. Sabi ng Lord, he's just following his instruction. Pero kung wala naman sinasabi si Lord, baka siguro i-exercise pa natin yung pasensya natin. Try to understand sila. Kasi tayo naman mismo eh. Di ba? Pinagpasensyaan tayo ng Diyos. Or yung kung sino nag-share sa atin, hindi naman agad-agad na tinanggal yung scapular natin. O sinunog yung rosary or whatever na can identify with kung anong ang dati nating religion. No, siguro dito ano yung pasensya ng Panginoon dapat pangibabaw. Yeah, how about the others? Saka experience mo kayo din naman? Another thing, Pastor, hindi naman tayo dapat makapag-argue or debate. Na binago tayo ng Diyos para makawin tayo ng soul, di ba? Hindi para mambugaw. At saka, I think it's action is more stronger than words. Hindi dahil sa alam mo lahat ang ano ng Bible, ang laman ng Bible, isi-share mo nang isi-share, pero yung kilos mo naman, yung action mo naman, wala namang pagbabago. I think the action is more stronger than words. So, makikita nila sa buhay mo. At saka mo mahihikayat ang mga tao. Ang pamilya ko gano'n ang nangyari sa mga pamilya ko. So, naiintindihan nila after that. Yeah. Totoo yun, tita, no? The action. Yung action speaks louder than words. Kasi na born again ako, ang una kong ginawa, tinuntahan ko yung mga kaibigan ko kasi may inuman session kami. Tapos nag-share ako ng gospel. Tinawanan nila ako. Talaga, tinawanan nila kasi nga, habang nag-share ako, lasing na lasing ako. So, paano nga, hindi nila makonect. Holiness sa pamumuhay ko. No? Kung totoo talagang Christian ka, eh bakit ano, ganyan ka pa rin, di ba? Ganyan pa rin. Wala naman na bago sa iyo. Nabago lang sa iyo yung pananaw mo, pero hindi mo pa na ipapamuhay. No. Kaya malaking faktor. Malaking bagay. Yeah, at saka tayo, we must defend our faith, but we don't have to be attackers of other faith. Alam mo 'yon na parang pakipagdebate, argumento, alam mo yun, kasi may punong-puno ng galit yun eh.
wala kang sa akin pag may nagipagdebate, hindi ko pinapatulan kasi wala kami matatapos eh. Kasi puro galit. Naalala ko po, meron po akong pagkakataon minsan sa Pilipinas na imbitahan ako magsalita sa patay. Ano yung burol. O, tapos yun, sabi sa akin, eh, lasing na eh. Siyempre, yung mga nagsusugal, nagiinuman, di ba? Ganun sa probinsya. Yeah. O, sabi sa akin, Pastor, hindi yung sabi mo kanina doon sa preaching mo. Nakikinig ako, sabi niya. Sabi mo doon, nalinaw-linaw. Kung ano yung kayang gawin ni Kristo, dahil anak ka niya, kaya mo rin gawin. Sabi ko, tama po kayo. Sabi ko ganun. Kasi, you are co-heirs with Christ. O. Sabi niya, kung ganun, sabi niya, si Kristo namatay. Nabuhay muli. O, buhayin mo nga yung nakahigang yan. Sabi niya. Totoo ba? Buhayin ko daw yung patay. Biniro ko na lang. Ay, sabi ko, sige po, pagpakamatay ka kayo ngayon, bubuhayin ko kayo. kasi nga, wala kayong matatapos dun. Kasi para kayo nag-usap kung sino nauna. Manok o itlog. Di ba? Exactly. Yeah, ang tao, ang anap ay away lang at debate. At saka ano, nagki-critic sila na gusto nilang ipahiya na ang believing mo eh hindi tama. Yeah. Ang kanila ang tama. Kaya, ano, yun, dapat hindi natin talaga papatulan yung mga ganon. The intention is manaya. Kasi ang intention ng Panginoon is to clear out yung smoke and makita yung totoo. Yung truth. Mm-hmm. Para mag-surface out ang truth. Ang minsan na pakay ng iba ay pahiyain ka talaga. Yun, mas magaling sila kasi parang ganun. No, maraming taong ganyan talaga. Lalo na alam nila na iba yung bililing mo, lalo ka nilang titirahin. Parang kumbaga sa siga. Gusto nilang makita yung apoy talaga. Kaya dahan-dahan nilang hihipan ka kung sa lumabas yung apoy mo at mag-init. Kaya ganun yung mga ibang tao. Pinag-uusapan natin to kasi sabi natin, itong si Pharaoh, pinagbibintangan na sila na tamad, pinagbibintangan sila na kung ano-ano mga deceptive words sa mga iniisip nyo. Kumbaga, ang totoo, dapat intindi nyo, ako ang Diyos, ako si Pharaoh. Kumbaga, lahat ng iniisip nyo, hindi totoo. Kumbaga, pero sila they are being backed up by the true God, no? Kaya tinatanong natin, na experience niyo na ba 'to na nakilala niyo ang Diyos, di ba? So, let's move on sa ating ano, unless meron kayong gustong idagdag doon, anybody? Kung wala, 10 to 14, babasahin ni Tita Faith. Principal, kayo na po, profesora. Sa verses 10 to 14 po. Tita Fe, are you there? It's me? Apo, Tita Fe, kayo po. Ako po, Pastor? Apo, kayo po. So, the overseers and four men of the people went out and said to them, "This is what Pharaoh says, I am not giving you straw. Go get straw yourselves wherever you can find it, but there will be no reduction at all in your workload." So the people scattered throughout the land of Egypt. The overseers insisted, "Find work each day, just as you did when straw was provided." Then the Israelite four men, whom Pharaoh's slave drivers had set over the people, were beaten and asked, "Why haven't you finished making the prescribed number of bricks yesterday or today as you did before?" Mm-hmm. Thank you, Pastor. Thank you po, Tita. Sinabi kanina ni Brother Aldrin, no, nabanggit niya yung mga hindi naniniwala sa Diyos, people who are mocking God, no. Kasi dito, inudit lang naman ng mga overseers ni Pharaoh. Yung sinabi ni Pharaoh na hindi sila bibigyan ng straw, no, finish your assigned work for each day, kagaya nung just as you did when straw was provided, so same lang ang in-expect ni Pharaoh na result. So sabi natin si Pharaoh, he represents the enemy,
na who keeps on accusing, nag-o-oppress, dinadagdagan yung load sa balikat natin, di ba? Pero ito na mga overseers or yung mga foreman ni Satan or ni enemy, eh, it represents naman the people who doesn't know God, but particularly who doesn't love God or who people who mock God. Alam niyo yun? So, ito na nga, yung maaaring tao magsabi sa iyo na, kumbaga, kung ano-ano mga kabaliwan yung mga pinagagawa mo sa buhay, born again, hindi naman yan totoo. Parang gano'n, di ba? So, the overseers represent, kasi they are echoing yung sinabi ni Pharaoh. The same thing with the people na who doesn't love God. They are echoing yung sinabi ng enemy. That believing in Jesus will go you will go sa isang lugar na wala ka pupuntahan, kumbaga parang ganun, no? Mm-hmm. So kumbaga yun yung parang representation nito mga overseers. Okay, any input doon before we move on? So verse 15, anybody? Inulit niya yung sinabi ni Pharaoh eh. This time, sinasabi na, kasi sinabi lang ito ni Pharaoh kay Moses, kay Aaron at leader ng Israelites. This time, kinascade niya sa kanyang overseers or foreman, tapos yung mga foremen niya pumunta doon sa mga Israelites. Okay? At sinabi rin, kung ano yung sinabi ni Pharaoh? Na hindi kayo bibigyan ng straw, yung panggawa ng bricks, pero ang production niyo dapat parehas pa din. So, verses 15 hanggang 18. Alright? Babasahin ni Sister Lenlen. Sister Lenlen. Can you hear me? Apa? Hello? Go ahead, Tita. Loud and clear. So, the Israelite four men went in and cried for help to Pharaoh. Why are you treating your servant like this way? Straw has given, but they say to us, bricks, look, your servant is your but he said, you are servants are saying, let's go sacrifice to the Lord. Hello, Tita. I mentioned the putol si Sister Lenny. Okay. What do you think about this verses? Ano yung napansin niyo? So sinabi ng mga foremen, ng overseers sa Israelite people. But this time, hindi nila binalikan yung foremen. Dumiretso sila sa Pharaoh. Di ba? At umiyak sila. Yung mga tao, sabi nila, ba't niyo po kami tinatrato ng ganito, kami mga servants niyo? No, hindi niyo kami binibigyan ng straw, no? Pero ang sabi niyo, gumawa kami ng mas maraming bricks. Ang labo naman noon, di ba? Sabi niya, tingnan niyo yung mga servants niyo. Lahat kami ay bugbog sarado na. Pero ang may katotohanan na dahilan kung sinong may mali ay yung mga overseers niyo, yung mga foremen niyo. Hindi nila sinabing si Pharaoh kahit doon galing yung utos. Di ba? Kayo yung may kasalanan, kami yung nabubugbog. Tapos sumagot si Pharaoh, sabi niya, kayong mga tamad, no? Oo, kayo, mga tamad kayo, sabi ni Pharaoh. No? That is why you are asking, let us sacrifice to the Lord, kasi ginagamit niyo lang yan na dahilan na magpipray kayo, magsasacrifice kayo kay Lord, no? Bumalik na kayo sa trabaho niya, sabi ni Pharaoh. Walang straw na ibibigay sa inyo at kailangan na ma-produce nyo the same quantity of bricks. So this is pabigat, di ba? Pabigat ito sa buhay ng mga Israelites, di ba? Oh, any experience na may relate nyo na may problema ka na nga, may dumagdag na naman isa pang problema. Pero baka yung masishare na ganyan. Apo. Pastor, sa trabaho namin sa downtown, yung mga Hudyo, yung mga Israelis, mukhang sila yung mga Pharaoh ngayon. Mahalo po? Sa downtown, yung
yung trato ng Pharaoh sa mga Israelites, pa, yung mga Israelites, ganun na rin ang ugali nila sa as a employer sa downtown. Tingin ko na, nakuha nila yun. Well, hindi naman okay. Lahat ng Hudyo na let's say 80%. Particularly kasi siguro yung mga Hudyo na naka-experience siguro ng mga misery sa buhay kaya ng World War II, daladala nila yung pain, yung bitterness, no? That's why minsan na-transfer nila sa iba. Pero marami rin namang Hudyo na maayos sila na kumbaga, mapagbigay, maayos, maganda yung puso, di ba? Pero yung mga ganung sitwasyon, maring may pinagdaanan sila, alam niyo. Oh, so ito ay experience nila, no? Kumbaga, maring na-experience din natin, no? Natin po lang na Hudyo yung amo natin, no? Pero kumbaga, anything na bukod sa trabaho or sa buhay na na-experience yun na halimbawa, yung isa mong anak nagkasakit, tapos isang mong anak nagkasakit din, mga ganun, o kaya nasunog yung bahay or nabangga yung kotse. O, kasi ako, nangyari sa akin, Christmas party namin, tanda ako pa eh, 1999. So, binangga ako sa likod, kaling ako Christmas party. So, wasak yung likod, kotse ng biyanang ko. Tapos, January, dala-dala ko naman kotse ng tito ko kasi nabangga siya. Tapos sabi ko, meron akong pera sa bahay para maipasok siya sa ospital. Sabi niya, aramin mo na yung kotse para mabilis ka. So muwi akong bahay, binangga rin ako sa likod, January yun. Wasa. February, sunod-sunod na buwan. Dala ko na naman yung isang kotse ng biyanan ko. Kasi yung kapatid ng biyanan ko, dinala namin sa isang healing something. Kasi may sakit siya. So, pag-uwi na, binangga na naman ako sa likod. So, tatlong buwan, sunod-sunod. Di ba? Parang ang dami kong ipapagawang sasakyan. So, nakakalungkot na pangyayari. Di ba? Parang sobrang bigat kasi ang mamahal ng paggawa eh. Mga libo. So, yun, no? Hindi ko malilimutan yun pagpasok ng year 2000. Kaya nung year 2000, sabi ko mukhang tinatawag ako ni Lord mag-ministry. And year 2000 ako nag-start na maging seryoso sa ministry. Start ako as isang nung pastor namin. So yun, sa dire-diretso na, no? 22 years ago. Pero anyway, kayo, ano na experience mo? May mga sunod-sunod bang pangyayaring dagok sa buhay? Na yung pwede nyo lang ma-share, yung hindi naman pwede, wag okay lang kung nyo na i-share. Pero yung mga pwede. Ako, Pastor. Okay, may na-witness kayong mga tao na you don't have to name names. No? So, anybody? Go ahead, Sister Marian. Okay lang po. Apo. Nawawala kasi. Narinig niyo po ba ako? Apo, loud and clear. Hindi ko po alam kung coincidence or dahil 2019 nawala yung mother ko, 2020 nawala yung brother ko, 2021 nawala yung sister ko, sunod-sunod na taon. In 4 months nawala na ako ng dalawang kapatid. November nawala si Jojo, pajakara sa Japan. Umuwi ako, dapat kasi after 22 years, magre-reunion kami kasi ako yung green card ko, kaya tuwan-tuwa ako kahit na wala na nanay ko, magsasama-sama kami mga kapatid, kaya uuwi na sana siya the next week. Pero kinabukasan namatay siya. So, ang nangyari, instead of reunion, funeral lang inuwian ko. So, nagkita kami magkakapatid, yung si Gigi, November, Gigi namatay ng March. Sabi ko, ganyan, bakit ganun? Lord, sabi ko, after ng 22 years na magkakasama ka magkakapatid, hindi ko lang nakita si tatay, namatay si tatay, namatay si Kuya Sanay, yung kapatid namin panganay, namatay si nanay, hindi ko lang kita. Sana naman, na kahit mga kapatid ko, nakita ko man lang. Pero sa pala yung faith mo,
is strong at saka lahat inililib mo kay Lord. Wala rin sinasabi na, sabi ko Lord, alam ko may reason ka for everything. Kasi lahat naman tayo aalis sa mundo na to, sabi ko, isa-isa lang. Kaya lang, sabi ko, kaya I believe whatever you want for our life, our family, I accepted from my heart. Lahat talaga. Kailangan natin isabit sa kanya na hindi tayo magtatanong bakit ganun, bakit ganito, bakit ganyan. Bakit mo kailangan kaming pahirapan na magdaan ka na. At wala na nangyayari kay Tugusan sa ngayon. Sinasabi niya, kung kukunin mo ko, Lord, kunin mo na lang ako. Bakit mo pa ako pahirapan sa mga pain at sakit? Handa naman ako. Handa naman akong pumunta sa iyo, sabi niya ganyan palagi. Bakit kailangan mo pang padaanin ako sa mga pain ng hirap ng ganito, sabi niya ganyan. Ba't di mo na lang ako kukunin? Pero kung may purpose ka sa akin, sabi ni Beth, sabi niya, buhayin mo ko, pero wag mo na ako padaanin sa akin kasi hindi ko kaya. Sabi ko, gusto nga yun, magpasaksak na lang ng ano eh, na para mawala na siya. Sabi ko palagi, sabi ko, alam mo daddy, hindi natin pwedeng questionin ng Diyos. Sabi ko, sigurado may reason siya para sa buhay mo. Sabi ko, ganyan, kaya ka dinadaanan mo yung ganyan. Sabi ko, ganyan, kung hindi ka nakaranas ng ngayon ng sakit na to at maranasan mo yan in 70s, 80s, mas lalo ka mahihirapan. Binigay sa'yo ng Diyos to dahil alam niya, kaya mo, bata ka pa. At saka kailangan mo mag-testify sa mga tao na may mga sakit na dadaanan katulad ng nangyari sa'yo. Kaya, alam niya na may reasons siya sa'yo, sabi kong ganyan. At saka, yung i-share ko sa inyo, Dan, alam ko yung problema niya. And this is napaka-importante share ko sa kanya dahil sa meron silang problema ng ama niya, mula nang maliit siya, dahil ang tatay niya dati, mataas na tao sa bansa nila. Tatagaluhin ko para hindi niya malaadindihan. Kaya yung sakit ng dibdib niya, magmula ng bata siya, hanggang ngayon, dala-dala niya yung hindi niya mapatawad yung ama niya, palagi siyang umiiyak, na sinasabi niya, ganito nagawa sa akin ng ama ko, inapin niya kami, pati nanay ko, ganito. Dala-dala niya yung, kaya sabi ng uncle niya, sabi niya, alam mo, hindi ka dapat magkasakit ng ganyan dahil napakabata mo pa. Kaya ka nagkasakit ng ganyan dahil hindi mo mapatawad yung taong mahal mo sa buhay. Pag pinatawad mo yun, mawawala yung sakit mo. Ang nangyari, Pastor, tumawag yung ama niya nung nalaman na may sakit siya at nanghingi ng tawad sa kanya, umiiyak siya din, ganun din. First time ko narinig sa buhay ko, magkasawa kami 28 years na sinabihan niya ng mahal kita, ang ama niya. Napatawad niya. Sinabi ko sa kanya, alam mo, Daddy, ang healing na hinihiling natin sa Panginoon, ang prayer na hinihiling natin na healing, hindi lang healing ng physical, lahat yan healing ng spiritual, emotional. Sabi ko, yan ang binigay sa ilang Diyos na mahil lahat ang sakit ng dibdib mo sa buhay mo. Mas importante yan kaysa sa physical na body natin. Kaya yan ang reason kaya ka dinadaan ng Diyos sa ganito. Hindi siya sadista na pahirapan ka. Meron siyang purpose sa buhay mo kaya ka mo pinagdadaanan to. Kaya talagang I believe na Lord is a He is a very powerful na lahat na nangyari sa buhay natin may reason ng Diyos. Kaya lahat, kahit trial, problema, blessing, dapat natin ipagpasalamat kung ano man na dapat. Yeah. That's a very good attitude. Thank you, Sister Marian. That's a very good attitude, no? Kumbaga, magpatawad, humingin ng tawad. That's a good outcome, no? Unlike kasi ng mga Israelites, they kinonfront nila si Pharaoh. Sabi nila, ba't ba kami nilalagyan ng sobrang pabigat sa balikat? Di ba? Kumbaga, yeah. Tapos, nung hindi sila umubra kay Pharaoh, pumunta sila kay Moses. Moses, ikaw pahirap sa amin. Dumating-dating ka pa dito eh. Pero hindi nila maintindihan, inaalis sila ng Panginoon through Moses. Doon sa Egypt, sa kasalanan, gusto silang palayain. No? Pangit yung reaction ng mga Israelites kasi sarili lang nila iniisip nila. Na sana sa atin, sa buhay natin, na kapag dumadaan tayo sa maraming pagsubok, sana yung prinsipyo, yung aral ni James, si Santiago, nung ganda, sabi niya, consider it pure joy, my dear brethren, sabi niya ganun. No, na kapag dumadaan kayo sa mga struggles, mga paghihirap sa buhay, pinalalakas ng Panginoon ang inyong faith, yung perseverance niyo,
yung inyong pananampalataya. No, para pagdating ng panahon na kakailangan ninyo, eh talagang, kasi minsan akala natin ang pagiging Kristiyano is kumbaya, alam mo yan, all is well, harina tama-tama. Pero sa totoo lang, ang pagiging Kristiyano, eh parte yan, yung struggles. How are you going to overcome yung mga struggles ng buhay? Di ba? So, sabi nga, di ba, na-share natin noong linggo na baga, sabi ng Panginoon, eh, come, take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. Di ba? Kumbaga, ibig sabihin, talaga magkakaroon tayo ng yoke. Yung yoke, pamatok kasi yun eh. Yun yung nilalagay sa mga, ano, sa mga kalabaw at saka sa mga baka. Naalala niyo yung mga bobyahe mula Ilocos? Tapos yung pinapatong sa kanila yung bigat nun, lakad lang yun ng baka, di ba? Kasi nagbebenta ng arinola, ng mga walis. Naalala niyo yung galing ng probinsya, di ba? Malalakarin na yung baka mula probinsya hanggang Maynila. So imagine niyo, napakabigat nun para magbenta. So, pero sabi ng Diyos, meron ka pa rin pamatok, pero mas magaan pag ginamit niya sa akin. Ibig sabihin, imbes na magreklamo tayo sa Diyos na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ako Lord, di ba? Minsan tanongin din natin sa akin, bakit hindi? Diba? Bakit malamang binigay sa akin ng Panginoon to dahil meron siyang magandang purpose, palalakasin niya ako. At gusto niya makita na mapagwagian ko to, sa pamagitan niya, makita ko yung gloria ng Panginoon. Kung paano siya naging tapat sa buhay ko. Di ba? Hello? Ako, mandaghang ako. Nawala ako. Oh, how about the others? Meron bang mga pagkakataon sa buhay niyo na parang ang bigat-bigat? Minsan sinisi niyo ng Panginoon o sinisi niyo yung ibang tao or kaya naman nag-react kayo ng tama and then you just hanging out with the Lord and talagang kumapit kayo sa Panginoon at talagang hindi kayo bumigal. Di ba? Talaga, alam niyo na sasabihin niyo kayo. Di ba? So, how about the others? Meron ko yung gustong i-share? Na-experience nyo or maaaring nakita nyo sa buhay ng iba, di ba? Or anything na parang, alam nyo, na napanood nyo na, wow, yung attending testimony nito, di ba? Parang gano'n. Yeah. Meron na ako na napanood natin sa CCF. Kasi maganda yung mga testimonies nila din eh. Sinusulat nila, tapos binabasa nila. May testimony doon na yung mag-asawa, yung babae, ano siya, yung asawa niyang lalaki, nagkaroon ng ibang relasyon sa ibang babae. Tapos nag-iwalay sila. Tapos siya rin, nagkaroon din siya ng relasyon sa ibang lalaki. Alam niyo yung nangyari sa testimony niya. Grabe, one day, hindi na sila magkakabalikan. One day, nayaya yung babae at yung lalaki sa isang sa CCF. Pagkatapos, yung lalaki, nayaya rin, pareha sila. Tapos nagkita sila doon. No? Nagpakasal sila ulit. Tapos nag-testify sila. Nakakatawa lang yung story nila. No? Na pag dinetail nila, grabe, sabi ko, kakayanin ba ng simpleng tao yun? Diyos lang talaga makakaano. Meron din naman doon yung anak niya, di ba? Na rape, di ba? Tapos ginamit ng Diyos yung pagkakataon na yan para yung anak niya ang maging ministry ay maging counselor sa mga babae na na-rape. Di ba? So, may mga victim kasi ng rape na ni-rape ka, alam niyo yun, pinersa ka. Pero may mga victims ng rape na hindi nila alam, rape na pala yun. Alam mo yun, niloko ka, papaya, mata ka pa, inuto ka, parang ganun, mga ganun. So, naging counselor siya ng ganun. Kumbaga, imagine nyo, from mess, ginagawa ni Lord na message. Nakuha natin, from a life of, nagiging life of message. From a life of being a victim, nagiging life of being a victor. Diba? So, pag wala kang ganun na dinaanan, wala. Di kompleto yung pagiging Christian mo. Diba? Kasi dapat basag ka, tapos inayos ka ng Panginoon, binuo ka.
Diba? Ganun yun. Ganun yung pagiging, ano, pagiging, pagiging born again Christian. Na talagang you live a life of hindi maayos. No? Mari, iba-iba lang tayo ng scale. Iba talaga sobrang magulo. Iba okay lang. Iba naman, kagaya ni Justine, bata pa naman siya. No? Kaya napaka-blessing eh. Pag ang bata, nakakilala na agad sa Panginoon. Alam niyo bakit? Less problem eh. Honestly, ako si tumanggap ako nasa 19-20 na ako eh. Yung iba sa inyo tumanggap 30, 40, 50. Madami nang pinagdaanan sa buhay. So madami nang nakomit na pagkakamali. Imagine niyo kung ang bata nakakilala sa Diyos. Bata pa lang. Nag-decide agad na natanggapin si Jesus as personal Lord and Savior pagkatapos nagpa-baptize. Na-bless na kay Adeline, eh, di ba? Na kumbaga kasi chine-check muna kung naiintindihan mo yung baptism eh. Kaya merong orientation si Pastor Ray, di ba? Chinek nila, tinanong nila yung bata, pasok lahat ng sagot niya eh. So, ibig sabihin naiintindihan niya, di ba? Kaya inalaw namin siya mabaptize, di ba? So nakakatuwa yung ganun eh, yung ganung edad na kilala agad sa Diyos. And if anything else, na gusto nyo idagdag bago tayo mag-move on sa susunod na verse? Anybody? Alright. So, next verse, verses 19 hanggang 21. Ayan. Si Sarmini, makibasa pa. The Israelites, for men, saw that they were in trouble when they were told, you cannot reduce your daily quota of bricks. When they left Pharaoh, they confronted Moses and Aaron, who stood waiting to meet them. May the Lord take note of you and judge, they said to them, because you have made us reek to Pharaoh and his officials, putting a sword in their hand to kill us. Sino yung sinisisi nila? Di ba? Yung mga foremen ng Israelite, sabi nila, in trouble tayo, sabi nila. I mean, you cannot reduce your daily quota of bricks, sabi nila. When they left Pharaoh, eto na, no, umalis sila sa harapan ni Pharaoh, ang pinagtunan nila ng inis nila at galit nila, sino? Si Moses at saka si Aaron. Kayo magkapatid kayo. Di ba? So hinihintay sila ni Moses at Aaron, kaya magkapatid kayo talaga, sabi niya ganun, sabi ng mga Israelites. Oh, may the Lord take note of you and judge. sana i-judge kayo ng Panginoon, sabi ng mga Israelites. No? Hindi nila alam eh, yung Panginoon na nagutos kay Moses at kay Aaron na gawin yun, di ba? Sabi na, dahil sa inyo, ay you made us reek to Pharaoh and his officials. So, pinabaho niyo yung ano namin, yung papel namin kay Pharaoh at saka sa mga official nila. Putting a sword in their hand to kill us. No? So this is a slow death. Di ba? Killing me softly to eh. Dahil paano ka mabubuhay nito eh. Slave ka na nga, wala kang sweldo. Pinagtatrabaho ka na sa init ng disyerto. Tapos mabigat yung trabaho, tapos pinabigat palalo. Kasi kung hindi ka magpuproduce, hampasin sila ng hampasin yan. So slow death. Alam mo yun? Parang death sentence para sa kanila. Meron mong pagkakataon sa buhay natin na ang sinisin nga natin eh yung Diyos o yung tatay natin o nanay natin or alam niyo yun. It doesn't, kasi ako honestly, there were times in my life na sinisisi ko rin yung tatay ko. Alam niyo yun, na parang, kaya ako nagkaganda siguro sa tatay ko, sa trato niya sa akin. Pero na-realize ko lang, ang tanda ko na sinisisi ko rin yung tatay ko. Di ba? Parang unfair naman yun. Kasi sa langit, hindi naman tatanggapin ni Lord yung dahilan na yun na sinisisi mo yung tatay mo. Ay, kagagawan mo lahat, decision mo lahat yun. Matanda ka na eh, di ba? So, natuto rin ako magpatawad dun sa tatay ko. Pinatawad ko, nakamove on ako. Di ba? Na-realize ko na lahat ng bagay na mangyari sa akin, ako may kagagawan. Meron akong ano, may control ako. Yeah. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, kasi asawa ko ganito, ganyan. Lord, kasi anak ko eh. Kasi, Lord, kasi pastor namin eh, ganito, ganyan.
Eh Lord, kasi yung kapitbahay namin. Eh Lord, kasi yung teacher ko, hindi ako pinansin nung ako nag-aaral. Pwede nating ibatuin sisi sa lahat ng maraming tao, pero sa totoo lang, tayo pa rin ang huling desisyon. Di ba? Tayo pa rin ang nag-decide sa buhay natin. Oo. Hindi natin pwedeng isisi ang salvation natin sa iba. Di ba? So ganito, ganito yung ginawa ng mga Israelites, ang sinisi nila si Lord, si Moses. O ano naman ang nangyari, no? So, anong reaction ni Moses? Tingnan natin. Anong reaction ni Moses, no? Pabasa natin kay Sister Amy. Sister Amy, yung last verse natin. Nakamit po kayo dito. So Moses went back to the Lord and asked, Lord, why have you caused trouble for these people? And why did you ever send me? Ever since I went in to Pharaoh to speak in your name, he has caused trouble for these people, and you haven't rescued your people at all. The same attitude din si Moses. Sinisi ng Israelite si Moses. Sinisi ni Moses sino? Si Lord. Lord, eh, dala-dala niyo ako dito para hiyain. Di ba? Napapaya ako. Ang dami mo sinabing rescue missions, pero ni isa, hindi mo pa sila nire-rescue. Di ba? Mm-hmm. So, dito, parang tahimik yung Diyos. Di ba? Imagine, may natusan kang gawin ng isang bagay, pagkatapos biglang tahimik siya. No? Kasi may proper timing lagi ang Panginoon. Timing. Yeah. Sometimes sinaallow niya yung mga ganyang pagkakataon na parang wala nangyayari, na parang kasi meron siyang grand entrance para ipakita yung glory niya kung sino talaga yung pinakamalakas at pinakamagaling. Kasi darating ang time sa susunod na chapters, magpapadala siya ng plague. Sasabihin niya kay Pharaoh, ayaw mo ha, ayaw mo talaga. O, dito, lutang na lutang kung sino yung mas malakas. Diba? So kumbaga dito, kaya si FPJ mahal na mga Pilipino eh. Kasi meron tayong parang nagpapagulpi muna, 'di ba? Pagkatapos babawi sa bandang huli. Diba? Parang ganun to eh. Sige, pinapadama niya lang si Pharaoh, 'di ba? Pero tingnan niyo mangyayari sa mga susunod na chapter na sa susunod na mga Fridays. Pag-uusapan natin kung detailed kung ano yung mga pinadala niya na plague para lang palayain yung mga tao niya. So, pagkatapos na nakalaya, paano hinabol ng mga Egyptians yung tao niya. So, pagkatapos nung pagdating nung ang ganda ng scenario, no? Tumatakbo yung mga Israelites. Pagdating din sa harapan ng Red Sea, sinisi na naman nila yung Diyos, sinisi na naman nila si Moses, sabi nila, mabuti pa dun sa Egypt eh. Buhay tayo dito, patay tayo. Dinala tayo ni Moses dito para patayin ng mga Egyptians. So, biro niya, andyan sila sa buntot natin. Andyan na, paparating na, papatayin tayo. Saan tayo pupunta? Red Sea na. Wala na tayong pupuntahan, patay tayo dito. Pero makikita niyo, grandeur ng Panginoon. No? Sa buhay natin, minsan ganyan eh. Wala na, dead end na. Wala na. Wala na tong immigration problem ko, sarado na. Wala na tong relasyon ko sa pamilya ko, sarado na. Wala na tong sakit ko, sarado na. Wala nang pagkakataong gumaling. Pero makikita mo yung Diyos, bubuksan niya yung Red Sea. Saka ngayon mapapangang. Di ba? Mapapanganga ka talaga na, wow. Ma-appreciate mo, Lord. Kasi how can you worship a God na hindi mo na-appreciate? Right? Kaya minsan, mapapansin mo sa church, may mga tao na pag nag-worship, wala lang. Kasi hindi nila na-appreciate ang Lord dahil hindi nila na-experience. Pero once na experience mo ang Diyos, wala kang pakialam kaya tumiyak ka. Honestly, kasi na-experience mo siya. Grabe yung ginawa niya sa'yo. Di ba? For example, 30 years ka na sa Amerika, wala kang papel, binigyan ka ng papel ng Panginoon, eh hindi ka ba talaga iiyak? Dahil talagang pinakita sa'yo ng Diyos na kung sino ang hari, di ba? Kasi tagal mo nang pinag-pray. O kaya, isang sakit, hindi gumagaling, pero gumaling. Di ba? Iiyak ka talaga sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, I worship you. You're great. You're powerful. You're the creator of heaven and earth. Di ba? I mean, these are things na, kumbaga, itong chapter na to, chapter 5, padama lang to sa enemy. Padama kay Pharaoh.
Pero hintayin niyo yung bawi ng Diyos natin. Yun nga lang, susunod pang mga Biyernes yun. Medyo mabibitin kayo. No, parang ano yan eh, parang teleserye muna. Para inaabang-abangan. So, takeaway. Bago tayo mag-iwahiwalay. Takeaway po. Anong takeaway natin ngayon? Sinong gustong mauna? Pastor, ako. Okay lang. Go ahead, Tita Maria. Sige po, mauna na kayo. Takeaway. Yeah. Dami ng testimony ko sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko, sa buhay namin. Mag-asawa. Kulang ang isang aklat, isang libro para isulat lahat yung the goodness of God. At saka talagang talagang alam namin na lahat kumikilos ng Diyos sa buhay namin, sa lalo na sa akin, sa buhay ko. Sa dami ng pinagdaanan ko, mga hirap, sa kagustuhan ko makuha ang green card ko at makita ko ang nanay ko bago mamatay, dahil araw-araw, sinasabi ko sa kanya na uuwi ako na eh. Bakit hindi ka umuwi? Hindi niya maintindihan kasi para may dimension na siya. Bakit ayaw mo umuwi? Na-hospital na ako, nagkasakit na ako, na-stroke na ako, palagi mo sinasabi, dadalawin mo ko, hindi ka dumadalaw. So, ginawa ko lahat ang magagawa ko para makauwi ako, makita ko siya, hanggang buhay siya. Hindi ko nagawa dahil sa kagusto, yung lakas ko, yung kung ano yun, kaya kong magawa na hindi dapat gawin na illegal or under the table, yung mga ganun ba na siguro dapat ako magpakasal sa iba para makauwi ako, makuha ko yung green card ko, sabi ko na para makita ko nanay ko. Hindi natupad lahat siya kahit na gumastos ako ng pagkada, ang dami kong hirap, ang dinaanan, ang dami kong mga tao na hindi ako naintindihan, na ginudge ka, kinritik ka, bakit gano'n ang ginawa ni Mary Ann, bakit nagkaganon sila mag-asawa, hindi nila alam kung anong hirap at pinagdaanan ko. Nakritik ako ng lahat ng simbahan, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, kami mag-asawa, pati mismo ang asawa mo, nakritik at lahat. Hindi nila alam kung ano pinagdadaanan ng tao, kung bakit siya ginagawa isang bagay na hindi dapat niyang gawin dahil sa mahal sa buhay. Pero palagi akong sabi ko, God, ikaw ang nakakalam ng puso ko, kilala mo ko kung sino ako. Sabi ko, yung gusto kong makita ang nanay ko bago siya mamatay. Pero hindi niya pinakita yun, hindi ko natupad yung kagustuhan ko dahil lahat ang ginawa ko, tapos nasabi ko, power na akala ko mangyayari. Nawala ang nanay ko, sa madaling salita, namatay ang nanay ko, hindi ko nakita. Hindi ako nagkaroon ng green card. 2020, dumating ang green card ko sa mismong birthday ko. Sa Maninimala ka, mismong birthday ko, dumating sa mail ko. Walang interview, wala natin. Kasi daw, pandemic. Dumating yung green card ko, wala yung nanay ko, tuwan-tuwa ako, magkakasama ka, magkakapatid, mag-reunion yung kapatid. Namatay yung kapatid ko 1 week bago ako umuwi. Pero papasalamat, sabi ko, Lord, alam ko lahat, meron kong reason for this. Sabi ko, kaya kahit hindi ko makita ang kapatid ko, eventually magkikita kami sa heaven, sabi ko ba yan. So, umuwi ako. Pero I mean, to make the long story short, ang pinagdadaanan ng mga tao, yung mga hirap nila, pag may nakikita tayong isang tao na hindi natin masabi, hindi natin malaman kung bakit niya ginagawa yung isang bagay na hindi dapat gawin dahil siya Kristiyano, hindi natin dapat i-judge, hindi tayo dapat magusga ng kapwa natin dahil hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng homeless, bakit sila nasa karsada, bakit sila nagda-drugs, baka namatayan siya ng anak, baka nawala siya ng bahay. Hindi tayo dapat manghusga ng kapwa natin dahil hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao, kung anong buhay nila. Kaya kahit na sino makita natin, ngayon, magmula na nagkasakit si Betha, nasa hospital ako, naririnig ko, gabi-gabi, araw-araw, sumisigaw yung isang, yung katabi niya na pasyente na matanda, sumisigaw sa sobrang sakit. Lahat ang makita ko ngayon na may sakit, lahat. Pinagpe-pray ko lahat ng mga tao sa hospital, pinagpe-pray ko sa Lord, sana pagalingin mo siya o kuhanin niyo na lang para hindi na masaktan.
parang napipil ko lahat yung mga pain nila, lahat ng sakit nila, parang nararamdaman ko sumasakit ang mga dibdib ko. At pag pala nakaka-relate ka sa mga tao na may sakit, sa mga tao na nagdaan sa mga hirap, talagang masasaktan ka kaya. Kasi parang one spirit tayo eh. Isang spirit tayo eh. Binigyan tayo ng Diyos na one spirit, nakarelate tayo sa kanya. Kaya lahat ng nararamdaman natin, nararamdaman ng Diyos. Sabi ko dati, yung nararamdaman mo ngayon, hindi naman sa list Diyos para parandam sa yung hirap na nararamdaman mo na sakit. Sabi ko, siguradong may reason ng Diyos para that, kaya ka nagkakaroon ng gaya na kaya mo nararanasan kung ganito. Kailangan huwag kang give up. Kasi pag nag-give up ka, hindi mo na malalaman kung anong reason ng Diyos sa pangyayari sa buhay mo. Siguradong meron reason ng Diyos kaya ka binibigyan ng ganitong experience. Hindi naman sa pag, ano, sabi ko, kung ibinigay sa akin to at ikaw ang gumagawa ng ginagawa ko sa iyo ngayon, hindi mo magagawa, diba? Sabi niya, oo. Kaya, siguro ikaw ang binigyan ng Diyos, alam niya, magagawa ko lahat ang ginagawa ko para sa iyo. Sabi ko, kaya kailangan, huwag kang mag-give up. Sabi ko, kaya dahil lahat na ito na nangyari sa buhay natin, dapat natin pagkasalamat dahil lahat ito may result, may reason ng Diyos. Magiging testimony ka sa ibang tao pag gumali ka. Sabi ko. Kaya, yun lang. Ang dami kong may share na napakagandang pangyayari na ginagawa ng Diyos sa buhay namin, sa buhay ng ibang tao, na sana maraming tao na makamulat, lumilaw ang isipan, lumilaw ang mata, makita nila na lahat ng nangyayari sa buhay natin, ma-problema or blessing, mabiyaya, lahat may reason ng Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. Hindi kaya ng Panginoon na bigyan ng sakit ang isang anak dahil hindi siya sadista. Merong reason ng Diyos na bibigyan tayo ng iba-ibang trial sa buhay dahil gusto niya mapanutot tayo sa buhay, hindi para ma-forsake tayo ng kahit na. Yun ang sana malaman ng ibang tao na naghihirap, na kung may sakit, kung may mga pinagdadaanan na suffering o whatever, na sana magtiyaga at makita kung ano ang resulta na binibigay sa atin ng Panginoon ng mga trials sa buhay dahil hindi ang magulang is magulang. Ako hindi ko kilala kung sino man yung may mga sakit. Pero pag may nakikita ako may mga sakit, may nakikita akong homeless sa karsada, nasa sumasakit ang bibig ko, gano'n na lang ang Panginoon. Eh siya lahat ang gumawa sa atin. Anak niya tayo lahat, di ba? Kaya sabi kong ganyan, napakahirap ng kalagayan ng Diyos. Tayo lahat ang gumawa na nagbibigay ng kabagal sa di ko kung hindi ako nahihiya ng mga kasimbahan ko, yung mga ang dami kong mga kaibigan na nawala dahil kiniritik nila ako. Sabi ko, hindi, wala akong dapat ipagpaliwanag sa kanila kasi alam ko Diyos ang nakakalam kung anong puso ko. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa kanila kung anong nangyayari sa buhay ko dahil hindi naman nila ako matutulungan eh. Amen. Wala kang dapat ano dahil wala kang as long as wala kang ginagawa mas mga kapwa mo, wala kang dapat ipagpaliwanag sa kanila. Bahala sila kung ano yung nila. That's it. Basta ako kilala ko sarili ko. May respeto ko ang sarili ko at alam ko ang Diyos. Kilala ko ang Diyos ko. Amen. Nakapag-identify ako sa Meron kasi yung tatay ko, hindi ko rin nakita nung namatay siya noong April eh. Oh, 13 years ko na siyang hindi nakikita, no. So pero we can't wait na to see Brother Besad pumunta sa church at saka mag-testify kung paano siya pinagaling ng Panginoon. Yeah. We want to see that day, no, na magte-testify siya sa harapan, no. And he will glorify the name of God. Sabi ko, Daddy, magpalakas ka dahil may reason sa iyong Panginoon na mag-testify ka sa simbahan, sa lahat ng tao na may mga sakit na huwag sila mag-ibig. Malaking kalakasan ng ano yun, na loob para sa marami. Yes. Amen. Now, Tita Fe, kayo po.
Ano po nga inyong takeaway? Thank you, Tita Marian. Tita Faye, Justin, any takeaway? Hello. Pastor. Go ahead, Tita Aimee. Okay. Sa buhay natin talaga, hindi natin maiwasan yung mga problema. Ang desire ko na lang sa Panginoon na sana bigyan ko ng lakas ng loob na harapin lahat ng mga problema. At alam ko na meron siyang magandang purpose sa lahat-lahat ng nangyayari. Yun na lang po ang pinapangatawanan. All things will work together for good. For those who love him and are called according to his purpose. Amen. Okay. Thank you, Tita Aimee. How about mga Anastasios? Any takeaway? Takeaway ko po, Pastor. Just like Pero nung sinabi niyang mga tamad yung mga Israelites, minsan yung kalaban will feed us lies. Just like sabihin ng kalaban is, you're useless, you're not good enough, you're a sinner, you're a loser. Kailangan minsan i-block natin yung ears natin sa mga ganong lies and focus tayo kay Lord na we must focus na si Lord is, ano, has given us the talents, we are good enough, He has a purpose for us. Sorry ah. Lagi ako nawawala. Sorry po, sorry. Asan na tayo? Hello? Hello. Naririnig niyo na po. Naririnig. Okay na po ngayon. Okay, sige po. Oo, sorry. Asan tayo? Sorry, Anastasio. Sister Jasmine, how about you? Meron kang idadagdag? Oh. Yun na po. Copy paste. Jasmine, pala ko matutuloy. Ginagin copy paste. Sabi ka po. Basta yun lang po. Pag may mga pagsubok po, sigal po lang, hindi dahil para mahirap tayo, kundi talagang kaya nating harapin lahat ng mga trials na dumarating sa buhay natin kahit gano'ng kalaki ito. Saka yun, minsan yun yung reason para mag-glorify siya ng husto, di ba? Hindi mo naman sinabi mag-uniform kay ni Tita LV para nakapag-painting kami. Tita LV, ano po, meron po kayong takeaway, Tita LV? Ako po, nakaka-relate po ako dun sa mga ibang testimonies. I also have the same ano po na nangyari sa akin, na katulad po ninyo na binlame ko po yung dad ko sa lahat ng mga nangyayari. But I know ng the Lord, kasi minsan inaalaw po ng Panginoon yung mga bagay na yun sa atin just to build our character and just to trust Him. Ganun na lang po yung kiniwa ko. Instead of me blaming my dad, instead of me hating him or sa mga bagay na ginawa niya, I just, dumating po yung time na I just have to go, I have to come sa kanya and to say na mahal ko siya. Yun po yung sinabi ko. And then after that, parang nawala po yung bigat sa puso ko. Then I was, parang nagkaroon po ako ng freedom na nawala po yung sin of bitterness, yung hatred sa kanya, yung galit. Yes, God. So,
So ngayon po, nasasabi ko po that I was free from that kind Amen. Of attitude, mga nangyari na yun. So I know the Lord has built my character. Hinumble po niya. Tas yung instead of me hating him, I gave him the love na kailangan po. Pakita ko yung pag-ibig ko sa kanya kahit na hindi po siya naging good dad. But I know, nag-ano din po siya, nakita po niya yung pagmamahal ko kay Kristo at ganun din po siya. At umingi din naman po siya ng sorry sa akin. Sa mga, kasi din, sinabi ko po sa kanya yung laman ng puso ko kasi parang di po magstay dito. So nagpatawaran po kami. So that's the ano po, yun po yung pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Now he has built my character. So, ang Panginoon po. Yun po. Amen. Masarap daw kasing patawarin tayo, pero masarap din magpatawad. Yes. Pastor Bert, kayo po, meron po kayong takeaway? Amen. Amen na lang. Copy-paste din daw. Copy-paste daw. Sa akin naman kasi, at the early age, nagtrabaho rin kami at the age of 13 siguro or 12. Kasi my dad passed away at the age of 49 or bata lang siya nung namatay siya. So I have no, nung panahon na yun, hindi ko pa iniisip yung I have to blame him or what sa mga nangyari. Ang dalangin ko lang na nawa na ang tatay ko ay nawa sa biyaya ng Panginoon siya ay nakakilala kasi at the age of 20 pa lang kasi doon pa lang ako nakakilala sa Panginoon . So wala na siya. So I believe na really we have to go through a lot, no, na sa buhay natin sometimes na mabibigat, kagaya nga nasabi nga ng pastor natin na nung sinasabi ni Santiago na all those trials or yung mga pagsubok na yan, it really builds your character. And I believe the more we get closer to God, minsan kasi pag bilang isang Kristiyano, minsan hindi na tayo yumuyoko at tumatawag sa Panginoon, no? Kaya siguro yung when is the last time that we cry before the Lord, siguro. Minsan I try to reminisce everything nung nasa camp tayo na really na yung team natin na the goodness of the Lord is running after us. There are many things. Siguro yung sinasabi ni Marian na mga kahit na ilang libro ay masusulat, hindi may susulat yung mga experience natin. But what I see, yung mga ganun na I cannot, hindi ko mapigil na umiyak during the camp. The goodness of the Lord. Kasi yun ang team natin and I try to reminisce everything na yung mga pinagdaanan ko. Nung bata ako hanggang sa mga maraming mga challenges even at present time. Maging sa mga anak ko na yung mga dinaanan nila. Na nakidnap si James, nagka-cancer si Wihan. Maraming mga pagsubok sa atin. And the same thing with Sister Marian. I know we can identify with her testimony. Tayong lahat, no? Na gaano man kabigat yung mga problema natin. Sana huwag tayong bumitiw sa Panginoon at magtiwala tayo palagi sa Kanya. Na sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, pinakita ko nga kay Sister Elby na yun sa verse 13, when we can no longer really hold, no, hindi na natin makayanan. Sabi niya, the Lord Himself will be the one to find ways for us na yung hindi natin kaya ang Panginoon na ang kikilos doon. That's the time na miracle will happen when we can no longer
on our hands, no, yung galing o yung lakas, no, kapag nawala na yun talaga, kapag ubos na talaga, I believe na once we no longer rely on our own strength and yung galing natin, that is the time I believe na sagad na tayo, wala na tayong magawa, that's the time the Lord will work. Doon pa lang kikilos ang Panginoon kapag inayaan natin siya. In this life, siguro sa akin eh, masasabi ko na don't give up. Don't give up, and don't truly the Lord is good. Amen. Amen. Sinabi ni Pastor Berta na 1 Corinthians 10:13, no temptation has come upon you except what is common to humanity. Mm-hmm. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, mm-hmm. He will also provide the way out so that you may Amen. Be able yeah. to. Amen. Naman sa James 1:1-4, sa 2-4 na lang, about trials and maturity, consider it a great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials, because you know that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its full effect so that you may be mature and complete, lacking nothing. Yun. So, sinare ko sa chat natin, no, para maganda yung mga verses na yun to remind us na God is in perfect control. Thank you, mga Pagyos. How about mga Dumok? Tita Fe Dumok and Justin, Justin, the Skyface Boy Awardee. Ganda na award ni Justin eh. Skyflakes, ano yun, with wisdom. Lagi siyang kumakain ng Skyflakes tapos nakikitaan siya ng wisdom. Yun yung ibig sabihin. May ulcer kasi siya, Pastor eh. Ah, okay. That's why. Oh, para hindi siya magutom. Any takeaway po? Takeaway po, Tita or Justin? In this story, nakita natin yung mga Israelites, they had so much struggle sa buhay nila, and then there was a time that they did, instead of trusting the Lord, they came to Pharaoh, asked for his help, instead of coming to the Lord to ask for God's help. Good observation. Exactly. Yes, they came to Pharaoh, and that means to say they lacked trust in the Lord. They did not really believe that God could had the power to do anything good for them. So, and God's aim really was to deliver the Israelites. His aim was to give them what is best for them. Mm-hmm. And yet, ang Diyos, God was so faithful to them, because in this struggle, God was trying to prepare them or to make them fit in receiving and enjoying the land that He would be giving them. Mm-hmm. He was preparing them, making them fit in its due time for them to enjoy the blessings in the land that God was giving them. So in our lives, as everybody has said, we should not get discouraged kasi God always has a purpose in allowing problems or struggles in life. And in the end, if we keep on trusting Him, we will see the reason. We will realize why God made it so. So trusting the Lord is really like putting our trust in Him and having faith that in the end, something beautiful will happen. God is faithful. Amen. Amen. Nga pag may mga struggle sa buhay na sabi dito eh, I mean verse 10, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding.
In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Yan. Anyway, naalala ko pa yung mga memory verse ko nung araw. Yeah, importante mag-memorize kayo ng verse kasi para pagdating ng panahon na nahihirapan na kayo sa buhay, may binubunot kayo sa inyong mga isipan at panlaban yan sa enemy. Diba? So, kaya nung ano, ang nagpanalo sa summer fall, memory verse lang. Hindi, so memory verse lang ang nagpanalo sa summer fall. It's all right. It's okay. We are cute anyway. Kaya po, ayaw, Pastor. Ayaw, in the... Goy, tita. Goy, tita. Goy, tita. In the past, Pastor, many years ago, karaniwan marinig ko sa mga tao, magkaroon ka, may problema ka, ganito, ganyan. Uy, hindi magtatagal. There will be a blessing that will come to you. Ganon pala yun, Pastor. Amen. 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 Kaya may ishare ako. Go ahead, Tita Mini. Justin, do you have something to say? Justin, do you have something? Me? No. Loud. Can you hear? Yes. We can hear you. When I learned about the Israelites, how they were content in Egypt, which is the representation of sin. Yeah. I think I found myself in that story, because when I accepted Jesus, before that I didn't really pay much attention to God. But then before that, I didn't know that God had something better for me, just like the Israelites. They didn't know. Yep. So, God always has a plan. Master plan. And like in what was that verse in Jeremiah? I have plans not to harm you, but to prosper you. And give you hope in the future. Give you hope in the future. 11, 9-11. Gusto ko yun, sinabi ni Justin. Kasi kung alam lang sana nila yung plano ni Lord na aalisin sila doon, tapos dadalhin sila sa promised land, prosperous life, good life, alam mo yun, angal sila ng angal, and we can all identify with them. No? I agree with Justin. I also saw myself sa mga Israelites, and lagi akong, Lord, bakit? Why? Why me, Lord? Why is this happening to me? Why is this, why am I experiencing this? And yet, hindi ko nakita yung bigger picture ng Panginoon. If only they were able to see it. No, sana, mas nag-mature sila sa Panginoon. Go ahead, Sister Mini. Thank you, Justin. Thank you, Sister Fe. Sister Mini, go ahead. Ako siguro, yung perspective of raising up leader. Kasi, in every situation of our lives, God will raise a leader. Alam mo yan? You'll never know right now na nire-raise ka pala ng leader for a certain position like Moses did. When God anoints a leader, He anoints the leader as a mouthpiece para isend yung message niya. So there should be respect to the leader, respect to the anointing that God has given him, so that the leader can accomplish yung pinapagawa ng Lord sa isang lugar, whatever it is. Maybe it in your workplace. God may raise you up as a deliverer in your workplace. You know, you will be a mouthpiece in a church, or like, for example, in your school. Whatever it is, God has anointed you. And that anointing will not, hindi siya mawawala kasi God has appointed you and chosen you to be that person. So, we don't boast in our own accomplishments and knowledge and the talents that has given us, but the Lord will prepare us for something that is great, that we can be used of the Lord. And it's just like what happened to Moses.
Diba, hindi siya speaker talaga eh. Kaya nandoon si Aaron eh to help him as to speak. But always remember that, I mean, like, each of us will be used by God. And we pray that anointing will flow in us so that we will accomplish the purpose of God in our lives. So, yun yung aking ma-share. Of course, the Lord, and I pray that our ears will be anointed to hear the message of God. Because if, kung ano yan eh, kung stuck up yan ng mga problems at saka yung heart natin with pain, callousness, and all those things, we will not be able to hear the word of God and we will not be able to listen to the heartbeat of God. So Moses was taken away from Egypt and pinadala siya sa wilderness para magkaroon siya ng personal encounter sa Lord. Eh. So for him to be prepared at mapakinggan niya talaga yung message ng Lord as he delivers the people of Israelite. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you. Yes, Sister Darren, your turn. I like your t-shirt. Ako naman po, after the Bible. Ako naman po, Pastor, when we serve the Lord, we will really face sa labas at sa loob ng ating pananampalataya. We will face opposition like sa kay ginawa ni Pharaoh, sa kanya ni Moses, sa mga Israelites. Pero atin lang alalahanin at isipin na meron po tayong Diyos na mag-deliver sa lahat-lahat ng ano na po. God will deliver from everything that we are facing at nagpapabigat sa atin. Ano po. Amen. Thank you, Sister Darren. Sister Lenlen? Kasi Pastor, most of the time, dahil nag-iisa ako, pag ang may problema, sinabi mo kaibigan mo or ka office mate mo, ang it ends up chismis, it ends up away, it ends up misunderstanding. So lumalala. So I learned to train ko na talaga sarili ko o talaga inano ko na kay Lord lang ako makikipag-usap. So any kind ng issue sa aking buhay o problema o na-encounter ko, even a very little issue at saka ano, kay Lord lang ako nagsasabi. Mm-hmm. Amen. Amen. Isumbong mo sa Diyos. Oo, isumbong mo sa Diyos. Pag-itul ko, isumbong kay Lord. Ibulong mo sa Diyos. Ibulong mo sa Diyos. Oo, napakadami natin natutunan sa simpleng kwento ng mga Israelites, no? Yung experience nila. No, pero gusto ko yung sinabi ni Justin eh, kung alam lang nila na merong plano yung Diyos. No, kasi hindi nila alam, di ba? So it's our responsibility na mga Kristiyano na ipaalam doon sa mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, hindi nakakaalam ng katotohanan. Kaya wag tayong huminto na mag-imbita, mag-share, mag-evangelize, mag-disciple. Mm-hmm. Kasi maraming tao ang unfair naman, mm-hmm, hindi kasi nila alam. Maring they are acting that way kasi hindi nila alam. And the responsibility is on our shoulder na ipaalam sa kanila. Alright, manalangin tayo. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, dakilang Ama namin sa langit, maraming salamat po. We thank you for your wisdom sa inyong pong karunungan, Panginoon. We thank you for this night, Lord God, that we were able to share and express whatever in our hearts, no? At we learned so much from you that if we can only wait upon your perfect timing, if we will just learn how to trust in you, if we will just learn how to be joyful during the times of struggles, not only during the times of trials. Thank you for teaching us to be more a victor,
rather than a victim, and turning our mess, a life of mess, to a life of message. Lord, we pray for Sister Garen, Lord God, and for the baby, that you keep them safe always. We speak of healing. Amen. For those people na masama ang pakiramdam, Panginoon. We speak of healing, total healing, yes, for Lord. Brother Bethan, na makarecover sa as soon as possible, makalakad, and parang walang nangyari, Panginoon. We pray, Lord God, sa church, sa darating na linggo, may your name be lifted up, may you be glorified, and may we worship you, Lord God, na nararapat na para sa isang hari ng mga hari, Panginoon. Yes. We thank you for the safe arrival of Brother Alvin, for the safe travel, Panginoon, mula sa Pilipinas. Yes, we remember, Lord God, si Patrick, na bibisitahin namin bukas, na you read his heart, and may we have a good fellowship with him, and may the church be a blessing to him. If he cannot go to the church, Lord God, may you bring the church to his home, Lord God. And may you feel the love of Jesus, Lord God, through your people. We love you, Lord God. We believe that you are God over our church and our community. We pray, Lord God, for more souls na makakilala, Panginoon, sa inyo. We thank you. We love you in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Right. Amen. Picture tayo. Amen. Thank you po. Yan. Okay, picture muna tayo. Alright. 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. Happy Friday. Happy weekend. Good night, everyone. Good job. Bye. See you Sunday. I'm available kay Bupas 5 a.m. in the morning. Magpipreach ako sa We Preach as One na Facebook page. 5 a.m. yon kasi 8 p.m. sa Pilipinas. For Philippines talaga yan. Pero kung magising kayo na maaga, join us. We Preach as One. Yung title ng kanilang page. So, maaga. Yun ang dito sa pag nasa Amerika kayo. Pag sa Pilipinas. Yung Pilipinas. God bless you. See you. Bye. Ano yung pasal? Zoom po ba yan? Zoom o Facebook? Hindi po. Facebook Live lang po yan. Facebook Live. We Preach One. Ang title ng ating Facebook page. Yeah. God bless you. Bye. God bless you po. Salamat po. Bye.